guys, what's up, it's me again, Jillian. So for today's video, ang bibigyan ko naman na review itong aking electric bike na si Motmot from Motivo Technology. Ayan, ang kanyang model name is Motion X Pro. I think ito yung pinaka-latest nilang nilabas na model. Kung mapapansin nyo, pag chinek nyo yung website nila, ay karamihan sold out na. So buti nakabili ako nito. So pag-usapan natin bakit ko napili si Motivo or si Motmot. Kasi compared sa ibang electric bikes, napansin ko na mas maganda tignan, no? Tsaka parang mas okay yung mga parts niya. And then, yung price niya is 16,990, which is originally priced at 26,990. So, nagkaroon sila ng sale, kaya nabawasan. Pero, since medyo malayo yung location namin sa outlet nila, gumastos pa ako ng 2,000 plus through Lalamove para mapadala tong si Motmot dito sa amin. Okay, kasi ang outlet kasi nila is from Pakupa. So, medyo malayo sa amin, kaya yun, pinadala ko pa. So, all in all, ang nagastos ko is almost 20,000 pesos. Ayun. Then, nakikita nyo sa website nila, ang iba't ibang kagandahan niya, meron daw siyang German technology machine, meron din siyang Best Electric Vehicle National Award for 2021, and Quality Excellence National Award. O, diba, bongga? So, malalaman. Kasi, actually, binili ko to last July 15, and ngayon September 12, so, magmamansari na rin kami ni Motivo. So, malalaman. So, ngayon ko lang siya na-review. Binigyan na review kasi gusto ko rin muna makita ang good and bad side niya. So, yun. Babanggitin ko siya later on. So, babanggitin ko muna yung mga inclusions niya. Okay. Tingin ko enough na yung 2 months para masabi ko kung okay ba itong si Motmot. So, alam na ba yung mga inclusions ni Motivo nung binili ko siya? Una, bukod sa unit, ayan, kompleto niyo naman na siya makukuha, hindi na ikaw mag-assemble pa. Ang nakuha ko pa is yung key. So, dalawang key ang binigay sa akin, si Whitey. So, dalawang key ang binigay nila sa akin. Ito, keyless siya. For keyless start, and then para sa lock. And then, ito yung susi niya talaga for the start. Yan. Ano pa yung kasama niya? Meron din siyang, ito yung charger niya. Ito yung charger niya. Ayan. Ganto siya kalaki. Medyo may tunog siya pero tingin ko normal lang yun. Pagka sinaksak, dito siya sinasaksak eh. Mamaya, ipapakita ko ah. So, ipapasabihin ko lang muna yung mga inclusions niya. And, yung helmet. Yun yung mga freebie niya eh. Kunin ko dito. Ayan, ito yung... Hindi ko siya nagagamit kasi hindi ako masyadong gumagamit ng helmet. Kasi tsaka pwede naman. So, nagka-cup na lang ako. And, ayun. Hindi naman ganun kahipit sa e-bike kahit wala kang lisensya, kahit wala kang helmet, okay lang. Pero for your safety reasons, lalo siguro kung sa EDSA ka mag-e-bike, I think mas maganda ng helmet ka. Kasi ako, within the barangay lang naman ako nagtatravel. Or sa kabilang barangay, ganun. Ganun lang siya kalapit. So yun, ang ilang kasama. Yung susi, dalawa nito, the helmet, and the charger. So yun lang yung mga inclusions niya. Next, paano ba gamitin tong si Motmot? Una, pwede siyang susian. Papakita ko sa inyo. Ayan. Papakita ko sa inyo kung paano siya gamitin. Ganyan. Ito yung susian niya sa gilid. Kita ba? Kita ba? Ayan. Pwede siyang i-open ng gato. Ayan. Nag-open na ang kanyang ang matawag dito. Ang kanyang speedometer dito. And then, ayan. I-off mo lang. Pwede rin itong keyless. Sa totoo lang nalito ako kung paano ito gamitin nung una eh. Pero madali lang pala. Una, kapag i-on mo siya, double click mo lang to. Double press mo lang to. Ayan. Di ba? Nag-on na siya. And then, kapag gusto mong patayin, yung gitna. And then, if gusto mong ilock, paano ilalock? Dito siya. I-press mo lang to. Ayan. Isang press lang pwede na. So, paano ba yung security feature nito? Hawakan mo lang. Mag-iingay na siya. Wait lang. Yatag magan. Kilala niya ata ako eh. Teka, tanggalin ko muna yung ano. Yung susi. Ayan o. Pag hinawakan siya, ang ingay. So, yan. Papatayin ko na muna ha. Yan. Dito sa gitna mo, ipipress para tumigil yung ingay. Ang lakas ng ingay niya. Grabe. So, isa siya sa mga magagandang feature nito. So, yun. Ganun siya gamitin ha. Napakadali lang. Pagka-open mo,
Pagka-open mo sa kanya, ayun lang, ganun lang, parang motor lang din. Parang motor lang din, pagka nakaposisyon ka na, tanggalin mo tong brake, I mean yung stand, dito sa gilid, teka lang. Ayan. Ito kasi yung stand niya. Ayan. Ayan. So, tanggalin mo lang yung stand niya and you're good to go na. Ayan. Galawin mo lang tong silinyador. Papansin nyo, nag-change yung speed niya. By the way, guys, if yung sa paggamit niya, meron siyang adjustment dito. Kapag, baliktad nga ito eh, kapag naka 3, yung speed niya, ang maximum speed niya ay 35 lang. Pero kapag pinunta nyo siya to number 1 setting, yan, kaya niya umabot ng 40. So, mabilis na rin yan. Okay, so ganun na yung paggamit sa kanya. Ito, by the way, ito pala yung, ito ba? Ito yung kanyang switch sa light. Yan, nakita niyo umiilaw siya, no? Ayan, papatayin ko lang. And then, yung signal light, kapag kakaliwa ka, kakanan ka, so ito lang yung pinipress. Yan, umiilaw naman, di ba? Kita niyo ba? Ang ingay lang, no? Yan. So, patayin natin. And then, ito yung busina niya. Yan, malakas din ang busina niya. So, ganun lang yung gamit sa kanya, guys. Ganun lang, napakadali. Basta marunong ka mag bike, pwede ka nang mag electric bike. O, diba? Basta marunong ka nang magbalanse, pwede na. Napakadali lang niya. Para lang din siyang motor. Kung marunong ka magmotor. Pero mas mabilis syempre pag motorcycle. Okay. So, dito naman tayo sa positive side nitong motibo. Okay, simulan natin yung battery. Ang pinaka nagustuhan ko sa kanya is matagal siyang malobat. 6 to 10 hours ko siya chinacharge. Pero, dahil ang distance ko lang naman sa aking workplace ay 1 kilometer. So, balikan 2 kilometers. Minsan, ang biyahe ko sa bayan, 2 kilometers. Balikan 4. Minsan, bumabiyahe ako sa 6 kilometers. Pwede na. Ang capacity niya kasi, since ito ay 22 Ah, ang capacity niya, I mean, capacity ng battery niya is 60 to 70 kilometers. So, kung ganun lang naman yung distance na tina-travel ko, matagal-tagal na bago i-charge. Diba? Kaya siguro, 1 week bago ko siya i-charge. More than a week pa nga minsan. Nung unang gamit ko nga to, almost 2 weeks bago ko nag-charge kasi hindi naman ganun kalayo ang mga pinupuntahan ko. Yun yung pinaka-nagustuhan ko sa kanya. Next, ay wala ko masyado maintenance kasi pag-charge mo lang, pag full charge na, okay na, walang change oil, walang gasolina, and man yun nga, yung sinabi ko kanina, mas magaan siya sa motor, mas madali siyang iakyat sa terrace. Ang estimate nga ni Motivo dito, pag ang cost niya for the charge is 6 pesos and 70 cents every charge. O, diba, sulit na? So, what else? Yun yung mga nagustuhan ko sa kanya. Sa itsura, sa battery, sa cost-wise, okay siya. Ayan. So far, for 2 months of usage ko, hindi pa naman ako nagkakaproblema nang masyado. Kasi minor lang naman yung nag-i-issue ko dito. Yun nga, babanggitin ko naman yung mga bad sides niya. Okay, una. Una-una. Okay, yan. Tapat muna natin dyan. Una, ang pinaka hindi ko nagustuhan sa kanya is yung kanyang taillight. I mean, yung brake light. Kasi, ito nga, nakapangalawang palit na ako kasi madali siya matanggal. Nung ginamit ko siya, nalaglag, may sasakyan sa likod ko. Di yun, nasagasaan, nabasag siya. Kaya bumili ako ng panibagong brake light cover. Ito yung sira, ito na yung bago. Pero, ang kagandahan din is yung Motivo naman, meron silang parts para dun sa mga pwede masira dito, kagaya nito, yung brake light cover. Nabili ko yung brake light cover na to worth 200 pesos lang. And then yung shipping fee is 120 pesos. So yun, dahil medyo malayo nga itong lugar namin sa Manila. Okay, next. Ang pinaka hindi ko nag-uusulan sa kanya is yung kalawang. Halos lahat naman yata ng electric bikes ay kinakalawang. Especially dito sa kadena niya and dito sa ilalim, yung mga tornilyo din kinakalawang. Sana yun yung mabigyan ng paraan ng mga electric bike manufacturers para improve yung feature. Kasi all in all, okay siya eh. Okay siya kasi matipid. Pwede na maging service lalo sa mga malalapit na workplace. And, yun.
sana mabigyan nila ng improvement ito, yung pagkakaroon ng kalawang niya. Pero ang ginagawa ko na lang dito kay Motivo ay, kay Motmot, para maiwasan yung pagkakalawang niya is, ilalagaan ko siya na itong WB40. Muna rin 60 pesos lang siya. And itong Singer Oil. Kung may mga makina kayo ng mga luma pa talagang manual, siguro gumagamit niya lola or nanay niyo ng ganito. Pwede rin siya sa kadena. Yan. 70 pesos lang. Actually, hindi naman masyadong gamit tong kadena eh. Not unless kung gagamit niya ng foot pedal. So, ito yung foot pedal niya. Hindi ko muna nilagay kasi hindi naman siya masyadong ginagamit. Siguro for emergency use lang at kapag naubusan ako ng battery. Pero so far, hindi pa ako nauubusan ng battery. So, tansya lang. Pagka dalawang bars na, siguro pwede niyo nang i-charge ulit yung e-bikes nyo. So, yan. Ito, nandito lang siya nakabi. What else? Ang hindi ko pa nagustuhan sa kanya is ito, yung cover. Ina-expect ko na metal siya para medyo matibay. Pero yun ay hard cover plastic lang siya. Last time na nabunggo ito ng isang tricycle, pero mahina lang naman yung impact. Pero nag-cause siya ng crack dito sa likod. Kasi plastic siya. Pero kung siguro bakal siya, sana minimal lang yung, mas minimal pa sana yung naging damage na. Pasintabi lang po kay Whitey. Ayan. And, ang isa pang hindi ko nagustuhan sa kanya ay mababa yung shock. Karamihan sa mga Motivo users, nagpapalit sila ng shock nila kasi yun nga, mababa lang. And napapansin ko kapag ka napapadan ako sa mga matataas na humps, ay bumabangga itong ilalim. Natuto lang parang, siguro makaka-relate din sa akin yung mga Motivo users na pagka nakakatumama ka na sa humps, parang ikaw yung nasasakpan. Charot lang. Pero hindi, totoo yan. Kasi parang ano pa, parang feeling mo masisira siya agad pag tumatama. So yun ang, plano ko nga palitan yung shock niya. Yun. Yun ang hindi, isa sa mga hindi maganda sa kanya. And, ito pala yung kanyang battery. Nandito yung kanyang battery. Nakatornilyo lang siya. Mas maganda sana yung previous model nila kasi natatanggal. Pwede mo siyang itanggal, I mean, pwede mo siyang tanggalin para i-charge. Pero ito kasi nakatornilyo na, kaya mahirap. Pero pwede na din kasi dito lang siya sina-charge. Papakita ko sa inyo. Yan. Dito lang, dito sinasaksak yung charger niya. Yan. Dito sasaksak niya na sa outlet. Ang isa pa sa hindi ko nagustuhan ay yung kanyang brake. Brake, brake, brake. Malakas ang brake nitong isa. Yan, yung kaliwa. Pero yung kanan, hindi siya ganun kakapit mag-brake. Ito kasi, natanong ko na to sa Motivo, pero sabi nila normal daw yun. Ganun daw talaga. Pero yun, pag ginagamit ko naman siya, okay naman. Nakakapigil ako agad. Lalo na kunyari mga pababa na yung daan. Nababrake ko naman siya agad. Timing muna. At, isa pa sa hindi ko nagugustuhan sa kanila ay yung basket. Ayan. Yung basket niya kasi, nakailang palit na ako ng tornilyo dito. Ayan, 40 pesos din na 40 pesos yun. Pero pagka naaalog siya, ay pinatatanggal yung tornilyo nito. Nakailang palit ako. Pero sabi naman ng ibang Motivo users, ay pwede naman gamitan ng cable tie. Merong group sa Facebook kung saan nandun nag-interact yung iba't ibang Motivo users. Pwede kayo mag-join doon. Sa totoo lang, nag-join ako doon bago ako bumili ito. At nagtingin-tingin kung ano yung mga reactions or feedbacks nila sa Motivo. So mostly naman ay positive. Pero may mga negative din naman, di maiwasan yun. Kasi hindi naman dahil hindi naman perfect tong si Motmot. Ayun. So, yun yung mga hindi ko nagustuhan sa kanya. Yung brake light cover, yung body niya na plastic lang, yung basket na madaling matanggal yung tornilyo. Napaka-minimal lang naman yung brake niya, pero normal daw yun. Yung side mirror din pala, madali siya lumuwag, pero pwede makikipitan niya. And yung kalawang niya. So, para sa akin, minor flaws lang naman siya, pwedeng gawa ng paraan. Overall, okay si Motivo, si Motmot, dahil matagal ko siya bago i-charge. Sulit na siya. Na before kasi gumagastos ako ng 50 to 60 pesos every day for pamasahe, ngayon, wala na. Charge ko na lang siya. Diba, sulit? Kaya thankful din ako kay Motivo dahil nabili ko siya. Sana tumagal siya sa akin and siguro bibigyan ko siya ng review kapag tumagal-tagal na siya sa akin, maybe 1 or 2 years. Okay? So kung may questions pa kayo, kung may questions pa kayo about this e-bike, pwede naman ninyong ilagay dito sa comments. Ilalagay ko sa description box yung mga links sa Motivo Groups or yung link para sa website kung saan kayo pwede bumili nitong kagaya ni Motmot. At yun lang, sana nagustuhan niyo yung video nito. And kung nagustuhan niyo naman, please click like and subscribe na rin sa aking channel for more reviews and DIYs. See you once again! Bye!